So yun guys, ang lulutuin natin ngayon ay paklay, laman loob ng baboy. So yung gagamitin natin ay isaw. So yun, una natin gagawin, ayan, lilinisin muna natin yung laman loob ng baboy. Ayan. Lagyan ng maraming asin para matanggal yung kanyang amoy at lamasin lang ito ng maigi. Kailangan kasi tanggalin natin ang amoy ng laman loob ng baboy. Lamasin lang natin ito ng maigi. Tutuloy lang natin ang paglamas. Kailangan matanggal yung kanyang amoy. Yan, lalagyan ko ito ng suka para siguradong malinis ang ating laman loob ng baboy. Makikita nyo ay kailangan lamasin ito ng maigi. Tutuloy ko lang ito sa pag lamas para matanggal talaga yung amoy ng baboy. Yan, kailangan talaga malinis bago tayo magluto para masarap. Tanggalin ko muna yung kanyang sabaw. Makikita nyo at uhugasan natin. Uhugasan natin ng maigi para malinis ang ating lulutuin. Kapag laman loob talaga ng baboy, kailangan malinis na malinis kasi may amoy kasi yung laman loob, kaya ginawa natin nung paraan, lagyan natin ng asin at suka. Yan, malinis na malinis na yan. Susunod natin gagawin, papakuluan natin. Yan, lalagyan natin yung ating isaw o laman loob ng baboy. Papakuluan natin ito hanggang sa lumambot. So yun, lalagyan natin ng tanlad o lemongrass. Yan kasi magpapatanggal din ng amoy ng laman loob. Lagyan ko rin ng asin. So ayan, ipapakuluan na natin yan. Lagyan ko din ng paminta. Tapos lagyan na natin ng tubig. Tama lang yung paglagay ng tubig para mabilis magluto ang ating laman loob ng baboy. So ayan, pakuluan na natin. Ayan, kumukulo na yung laman loob. Yan, makikita nyo, medyo malambot na to. Yan. Pagkatapos lumambot ng ating laman loob, ay hanguin na natin ito at papalamigin. Yan. Kailangan ilipat natin to sa malinis na lagayan. Yan. Habang pinapalamig natin yung ating laman loob, maghihiwa muna tayo ng mga ingredients. Unahin ko yung ating bawang. Kailangan pahaba yung paghiwa ng bawang. So ayan, pagkatapos ng bawang, sunod ko na yung luya. Pahaba din yung paghiwa ng luya. Mag-ingat kayo pag naghiwa kayo ng mga ingredients kasi baka manghiwa yung ating kamay. Dapat pahaba talaga yung paghiwa ng luya. Yan. Tapos ng ating luya, susunod ko na yung ating bell pepper. Ayan.
Haba din yung hiwa ng bell pepper. Parehas lang ng luya. Yan, dapat manipis lang din yung ating paghiwa sa mga ingredients na gagamitin natin. Bali yung ginamit ko dito na bell pepper ay 2 piraso. Kasi masarap pag medyo marami yung ating bell pepper. Wala kasi sa paklay maraming bell pepper o sili. Kaya natin hinuli yung sibuyas kasi maano sa mata yun. Ayan. Huwain natin yung sibuyas. Ayan. Ganyan lang yung hiwa ng sibuyas, manipis. Ayan. Tsaka yung ating sealing green. Lagyan natin ng konting sealing green para medyo maanghang. Pero talagang masarap dito maanghang. Yan, lumamig na yung ating laman loob. Ihiwain ko naman yung laman loob ng baboy. Ng pahaba. Yan. Dapat ganyan yung hiwa ng paklay. So, yung tama lang yung laki ng ano, paghiwa para maganda tingnan. Tama lang yung laki ng hiwa ng laman loob. Yan, tuloy lang natin sa tuloy-tuloy lang sa paghiwa. Yan. Malapit na tayo matapos. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung hiwa ko lahat dito ay puro pahaba. Maganda kasi yung nabili kong ano, isaw. Presko pa.
Thank you.